So, welcome back sa ating channel, mga classmate. Nung nakaraan, pinakita ko kung paano natin to ginawa ng remedyo. Yung mga tulo niya, nilagyan lang natin ang steel epoxy at saka yung sealant. So, after ilang buwan na ginagamit natin yon, so wala naman tayong nakitang problema, hindi siya nag-overheat. Hindi rin siya tumulo. But still, sabi ko nga, iba pa rin yung sigurado tayo sa ibabiyahin natin, hindi tayo nag-aalangan. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan yan kakapit. Baka mamaya kalagitnaan ng biyahe, bigla siyang, di ba? Baka bigla tayong masira yung ginawa natin. So ngayon, magpapalit tayo ng radiator. At yun ang ituturo natin kung paano gawin. So, una nating gagawin, i-drain natin yung radiator. So, ito, nakapag-drain na ako. Madali lang naman yun. Tatanggalin nyo lang to sa lower part ng inyong radiator. Tapos, hintayin yung tumulo lahat ng laman. Make sure nga pala, mga classmate, na kapag kayo ay mag-drain ng inyong radiator, siguraduhin nyo na malamig, siyempre, makina. Kasi para maiwasan natin yung pagkapaso, saka yung damage sa engine. May tendency kasi na magbengkong yung cylinder head natin or yung kung anumang pyesa sa loob kasi biglang magbabago yung temperature. Pagkatapos niyan, tatanggalin natin itong mga holder niya sa ibabaw. Ngayon, natanggal na natin yung holder dito sa magkabila, left and right sa parting taas. And then, na-disconnect na rin natin yung mga wire terminals ng magkabilang fan natin. Next step is, bubunutin natin yung lower radiator hose. And then, ito kasing radiator natin, nakapatong lang yan. So, meron siyang talaga slot doon sa baba. Ngayon, ihilahin lang natin to pataas. Then mabubunot na natin ang buo yung radiator. So, mga classmate, ito yung bagong radiator na ikakabit natin. At ito yung luma. So, gagawin lang natin ngayon, babaklasin lang natin itong mga fan. Then, ililipat natin dito. So, meron naman yung parehas lang yan ng mga mounting screws kung saan natin itotornilyo yung mga fan. And then, yung thermo switch dito, siyempre, ililipat din natin doon sa kabila. Yan. By the way, mga classmate, yung ipapalit natin, ito kasi single row. O ito yung manipis. Ay na ipapalit na natin, double row na. Mas makapal na siya. So mga classmate, ito yung thermo switch. Ito yung tinanggal natin dito. Pag ikakabit nyo to, huwag nyo na lalagyan ng teflon or kahit na anong sealant.
kasi makaka-apekto yun sa reading ng temperature natin. Siguraduhin lang natin na maganda yung lapat ng o-ring niya. Yung o-ring lang, okay na yan. Hindi natin lalagyan ng mga kung ano-ano pang pampahigpit yan. Tapos, itong lower radiator hose natin, hindi na natin ililipat dun sa bago nating radiator. Kasi mapapansin nyo dito, meron siyang dalawang malaking crack. Yan. Na halos anipis-nipis na nung sa kabilang side niyan. Yan, nakakapako pa nga eh. So, ito medyo delikado na. Kasi kung hindi niya kinaya yung pressure, baka sakaling ano dito, sumirit dito yung tubig. So, tendency nun, mag-overheat din tayo kahit bago yung radiator natin. So, ito papalitan na natin. Lower radiator hose. Mga classmate, ito yung bagong radiator. Dito sa lalagyan ng kanyang thermo switch, meron ng kasamang o-ring. Yung o-ring na yan, lilipat na lang natin dito. O, kasi ito medyo gastado na. Yan. Yung nabili ko nga palang bagong radiator, mga classmate, meron siyang kasamang ganito. O yung mga nut. Ayan. Nut siya, nut. So ito mga nut na to, siya yung ilalagay natin dito sa mga pagitan niyan. Para pag screw natin ng fan, dun yung kakapit, dun yung pagkakapitan niya. So ngayon, gagawin natin, ibabalik na natin yung fan. Lalagay na natin dito sa bagong radiator. So ito naman classmate, napalitan na natin, nailipat na natin yung mga fan dito sa ating bagong radiator, at ito na rin yung bago nating hose. Ngayon, yung bagong hose natin medyo siya mahaba. So medyo mahaba siya, no? Yan. Medyo mahaba yung bago. Ngayon ang gagawin ko, bago ko siya putulan, sisiguraduhin ko na mag-fit muna siya doon sa paglalagyan natin. Classmate, so test fit. Okay, upper radiator hose, medyo okay naman siya. Hindi ko na kailangan putulan pati dun sa baba. Okay, kahit mas mahaba siya ng mga siguro 1.5 inch kumpara dun sa luma natin, eksakto lang siya. Di bali na mas mahaba siya, at least pasok na pasok siya dito. Ngayon ang gagawin ko, bubunutin ko uli yan. Kasi lalagyan natin niya ng ano, ng sealant, silicone, para siguradong wala magiging leak. And then ito, lalagay na rin natin yung mga brackets niyan. Tapos mamaya, testing natin kung kumusta yung performance ng bago nating radiator. So bago pala natin to lagyan ng ano, ng silicone sealant, tanggalin muna natin yung mga naunang nakakabit dito, mga nakadikit na yan. Kasi baka pumasok yan dun sa hose natin, babara yan sa ating ano, babara sa radiator. Sayang naman yung bago nating radiator.
So sa paglalagay ng sealant, hindi natin kailangan madami. Yung sakto lang para makover yung opening. Ayan, mga classmate. Ayan. Yung mga connectors ng mga fan, naikabit na rin natin. Tapos ito, may sealant na rin siya. Then mahigpit na rin siya. Same as dito sa taas. Ito yung sinasabi ko, mga classmate. Ayan. Yung ginagawa ng ibang mekaniko, pag nag-overheat kasi, ito ginagawa lang, pinagdidikit lang tong wire na to. Ayan. Ito. Ito rin yung tinuro ko dun sa pag-wiring ng radiator. Ito lang yung pinagdidikit. Pag pinagdikit kasi yan, tuloy-tuloy na yung ano, yung contact nung ground natin. So tendency niya matitrigger yung relay. Then iikot na to. Iikot yung radiator fan natin. Tuloy-tuloy. Wala na siyang pakialam dun sa thermo switch natin. Yan. Tapos ang gagawin natin ngayon, siguruduhin din natin ha. Yan, pag iniikot natin, hindi sumasayad sa kahit na anong parte ng radiator o sa mga wire. Ganun din dito sa kabila. Yan. Ngayon, ito naman papalitan natin to kasi may bago kong expansion tank. Yun na ipapalit natin dito. Okay, so ngayon mga classmate, magbimix na tayo nitong coolant. Concentrate kasi to. So pag sinabing concentrate, hinahaluan siya ng tubig. Meron kasi yung mga ready to use na, sasalin mo na lang doon. Okay, so ano to, para sa akin sulit tong nabili ko na coolant na ito. Nagre-range yung price niya ng 300 to 350 yung ito, 1 liter. Yan. So siguro tatanong nyo or tataka kayo bakit ko nasabing mas mura yan. Yung iba kasing concentrate or concentrate na coolant, nagre-range siya nasa 200 pesos. So paano ko nakamura? Eh 350 to. Kung titingnan nyo yung dilution ratio nya, you know, 1:10. Ayan, 1:10. Medyo focus lang natin yung camera. Ayan, 1:10. Ibig sabihin, for every 10 liters of distilled water, 1 liter lang na worth ang kailangan natin. So hindi ko pinopromote yung brand. Okay, na pinapakita ko lang sa inyo na mas makakamura kayo. Kasi sa iba, 200 pesos nga yung bili nyo, pero ang dilution ratio nya is 1:1. So 500 ml ng concentrate coolant, 500 ml ng distilled water. So ang magagawa nyo lang, 1 litro lang. Samantalang ito, 350 pesos, 10 litro na yung magagawa nyo. So ang gagawin natin ngayon, ipaghahaluin natin siya sa separate na lalagyan, then isasalin natin siya sa radiator natin. So ngayon may mga bubbles pa yan sa loob kasi may mga natrap pang hangin. Ano ang gagawin natin? Start lang natin yung engine para umikot siya. Then pag bumaba yung level ng coolant, sasalinan lang natin. So nakita natin mga classmate, walang leak dito sa ibabaw ng ating radiator.
dun sa ginawa nating mga dugtungan ng hose papunta dun sa mga water passages niya, walang leak. Dito rin walang leak. Sa baba, wala din ako nakikitang leak. At dito nga pala mga classmate, ito yung tinatawag natin expansion tank, o minsan tinatawag nating radiator reservoir. Ngayon, yung sobra kasi dito, syempre hindi natin ilagay lahat. Yung sobra, dito natin lalagay. Pero hindi natin ito kailangan punuin kasi expansion tank nga siya. So mga kalahati lang. Yan, ganyan lang. So ang purpose niyan, syempre kapag kumulo na yung coolant natin, mag-overflow siya dito. Yan, mag-overflow. And sasaluin ito. Ngayon, pag lumamig na kasi yung radiator natin, for example, pinatay natin yung makina. Okay, so magbabago na naman yung pressure niya sa loob. Hihigupin na naman niya yung nagkulang dito. So dapat yan, every time na start natin ng umaga, i-check natin to. Dapat to nasa tamang level. Hindi siya sumobra, hindi siya nagbawas. So yun mga classmate, ang ating video sa pagpapalit ng radiator. So dito sa Mitsubishi Lancer Itlog, pinakita natin yung mga kailangan tanggalin, kailangan proseso step by step. Sa ibang mga modelo ng sasakyan, halos parehas lang. Okay, nakaiba lang siyempre yung mga fittings ng hose, yung kung saan nakaposisyon yung mga harness, pero pare-parehas lang yan. So kung gusto mo yung ating video, click like and subscribe ka na rin para updated ka sa mga susunod dati ituturo. Maraming salamat classmate.